Ang Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay dalang. Tanay na kunihat inirang kawang iningatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang banal na misa ay isang pagkakataon upang sabihin natin na nagpapasalamat tayo sa maraming ipinagkakaloob niyang biyaya. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya mga makasalanan na magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kung hindi ikaw. Ang paglubog namin sa iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang may hina kapag inyong iniiwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyan kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Iniwasan kong makagawa ng anumang ipagdaramdam ninuman upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Sa halip, ipinakikilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos sa pagtitiis ng kahirapan, kapighatian at mga kagipitan. Ako'y hinagupit, ibinilanggo at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis, ang di matulog magdamag, ang di kumain ilang araw. Ipinakilala kong ako'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay, kaalaman, pagpapahinuhod, kabutihang loob, ganun din sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tapat na pag-ibig, tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos. Ang katuwiran ang siya kong sandatang panlaban at pananggalang. Naranasan kong parangalan at siraang puri, laitin at
papurihan. Ako'y itinuring na sinungaling, gayong katotohanan ang aking sinasabi. Ako'y itinuring na di kilala, kahit kilalang kilala. Halos mamatay na, ngunit malakas na malakas. Kahit ako'y pinarurusahan, hindi ako namamatay. Inaring hapis na hapis, gayon may laging nagagalak. Mukhang mahirap, ngunit nagpapayaman sa marami. Waring walang-wala, ngunit akin ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Salita mo'y diwanag, tanglaw sa aking paglakad, sa pagkakbang sa iyong landas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig niyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit, ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masasamang tao. Kung may sumampal sa inyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanyang kabila. Kung ipagsakdal kanino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo pa rin sa kanya pati ang iyong balabal. Kung saplitan, ipapasan sa iyo ng manlulupid na kanyang dala ng 1 kilometro, pasarin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong paghindian ang nanghihiram sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati namin po kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Poong Senyor. Patibayin tayo ng salita ng Diyos. Sinusubaybayan natin si San Pablo sa kanyang sulat, 2 Corinto. At magbabasa po ako. Sana
mahanap ko ito. Ito po ang mga pinagdaanan ni San Pablo. Sa pagtitiis ng kahirapan, kapighatian, kagipitan. Ako'y hinagupit, ibinilanggo at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis, ang di matulog magdamag, at di kumain ilang araw. Ito po ay parang sinasabi ni San Pablo, katulad natin, meron tayong litanya, enumerasyon. Ito na yung problema, suliranin, pabigat, sakit ng ulo, sakit sa puso, mga tiisin. Ayan. Siguro ay alam natin mga krus sa buhay. Sige po. Ito naman, mas mabigat sa ating ebanghelyo ayon kay San Mateo. Mahirap isa buhay ito. Ako'y taga-sermon lang. Kaaway. Kadalasan sa kaaway ay kumukulo ang ating dugo. Gagawa tayo ng paghihiganti. Meron tayong, magaling tayo sa mga drama eh. Mga sagutan. Siyempre, sa ating drama sa isip, panalo tayo. Pero ang sabi ni Jesus, magpakatalo ka. Sinampal ka sa isang pisngi, ibigay mo yung kabila. Kinuhang baro mo, kaysa bawiin mo, ibigay mo pa yung balabal. Pinahirapan ka, nagpakapagod ka, inutusan ka, 1 kilometro, ayoko na. Gawin mo pa ng 1 pang kilometro. Eh sino sa atin na magtataas ng kamay? Oh, Father, kayang-kaya ko yan. Gagawin ko. Mahirap po. Yan lang. Magdilay po tayo, mga kapatid, sapagkat bago tayo, gagamitin ko yung halimbawa ko para sa tamis ng kaluwalhatian, dadaan tayo sa pait, sa alat, sa tabang, at ano yung isa pang panlasa? Maasim. Sige po. Na mga bahagi ng buhay. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalong si San Roque, nawa magdasal tayo para sa isa't isa. Ha? Lahat naman tayo may pinagdaraanan upang gumaan-gaan. Yan ang papanalangin. Mahirap talaga. Mabawasan na ating hirap at dumating ang punto na tayo'y mararanasan natin at malalasapan, matitikman ang sarap, ang tamis ng gantimpala ng Senyor para sa atin. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, napakabuti sa atin ng ating mapagmahal na Ama. Manalangin tayo sa Kanyang mahabaging pag-ibig na nagbubunsod sa ating mabuting pakikitungo sa ating kapwa. Tugon po natin, Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Bilang bayan ng Diyos, nawa'y maisabuhay natin ang batas ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating mga kaaway, maging iyong mga nakasakit at nakagawa sa atin ng masama, sa anumang paraan, nawa'y mapatawad natin.
manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. At inawang maiwasan ang pagkakahiwa-hiwalay at pagkamakasarili para maiwaksi ang kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Panginoon ng sambayanan, habang aming itinataas ang mga panalangin ito, tulungan mo kaming magkakasamang lumago at mapaglabanan ang pagkakaaway-away at hindi pagkakasundo. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pag-aalay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nag-upog ay nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagtudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nag-upog ay nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan? Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kami gawin mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Pinagkalog mong kami huwag magkulang sa mga iniukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Pagdasal natin ang mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Heso Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na may inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Pagkain kaniyang bigay, komunyon tayong lahat. Humira sa loob ko, buklot tayo sa Diyos. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Pag-ibig, kaniyang alay, magsimba tuwing Linggo. Tularan si Maria, kapwa natitulungan. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Pag-asa kaniyang taglay, sa langit walang hanggan. Lumakbay Pilipino, yakap tayo ni Jesus. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. 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 Pagkain kaniyang bigay, komunyon tayong lahat. Lahat mo sa loob ko, buklot tayo sa Diyos. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pagandanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulhati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing at sa tulong po niya ay mga kaming tagagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señora San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señora San Roque, panalangin po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señora San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman at katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan
Pakinggan mo, kailangan yung angkala nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito na may maalala nilang mga pangako nilang sa binyag. May kayong kinibigan at paglining ko ng bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po rin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Jesus, Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Isang magandang